Product review. So, dumating na yung in-order ko sa Shopee. And as you can see, nakabukas na kasi nakalimutan kong kailangan ko na palang i-record lahat na bike-related para may content ako. So, uulitin ko yung pag-unwrap para sa inyo. At ito ang Max Wax Wax Based Chain Loop. Grabe, Max Wax 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 Wax. It is a Filipino-made chain wax that contains molten paraffin that binds to the metal as it dries, creating a layer of film that minimizes friction while attracting less dirt. Binasa ko lang yun dito. So, nakita ko sa Facebook post nila na magiging tahimik pa rin yung chain mo tsaka malinis kahit 200 kilometers na yung tinakbo mo. Na hindi katulad ng mga oil-based na lube. Siyempre, malalaman lang natin kung totoo yun kung tinest ride natin. Kaya tara! Okay, bababa natin yung bike. Para lagay yung... Bago pala natin i-ride, syempre, ilagay muna natin. Kaya, let's go! Sabi sa instructions, degrease, rinse, dry, apply. Degrease na natin tong chain ko. Ayan, malinis na yung drivetrain ko. Papatuyuin ko na lang. Habang naghihintay, gamitin na, linisin natin yung kay kuya ko para may comparison tayo kung sa wax tsaka sa oil. May bayad yung paglinis, syempre. Malinis na rin yung chain ng kuya ko. Tingnan natin kung malinis nga ba talaga. Sheesh! Sa akin, di pa siya tuyo. Baka maghintay muna ako mga 10 minutes. Friends, shake well. So, yun yung gagawin natin. Kulam ko nakikita nyo. Okay, since tapos na ang degrease, rinse, dry, apply na natin. Tip kung nawawala kayo pag naglulub kayo, ito yung quick link, yan yung sundan nyo para malaman nyo kapag naka-one revolution na kayo ng pag-ikot para hindi masyadong marami yung ma-apply. Okay, game. Two thousand years later. For some reason, may amoy siya. Amoy siyang... Hindi ko alam kung anong amoy niya. Amoy acetone? Parang siyang amoy acetone na Kyotex na ewan ko. Hindi ko ma-explain. Hindi ko sure yung amoy. Pero malakas yung amoy. Okay, yung kay kuya ko naman. Ito pala yung gamit kong lube. Ito yung gamit kong lube. Maraming nagsabing fake siya. Pero fake nga ata. Pero okay naman eh. Tahimik naman yung bike. Tsaka hindi din siya masyadong madumi. Okay naman. Hindi naman na kapag umuulan, may lube pa rin naman. Kaso pangit, nasisira siya mag-isa oh. Hindi ko naman siya nababagsak, pero nasisira siya mag-isa. Okay, lalagay ko na. Sa ikaw, wala akong pakialam. Vlog ko na po eh.
Paano ko sisimulan? Pinag-iisipan ko ba? Okay lang yan. Ganyan talaga mag-umpisa, pre. Kahit din naman ako. Nag-overthink. Paano kayo umpisaan itong vlog na, no? Good morning. What's up, amo? Okay, ready ka na? Wait lang. Patapos na yung daan. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Kasama mo ngayon si Alec. Actually, inayos ko yung bike niya kasi nagpapa-overall na. Yeah. Tapos ngayon yung first ride niya, kaya tingnan natin anong masabi niya sa pag-overall ko. Kamusta naman? Okay naman. Hindi siya yung ano, medyo nag-less yung ingay. Although hindi naman na ano, masyado yung sabi. Pero okay naman. Yung main problem, yung BB, no? Oo, yun lang. Oh, meron ako tools pang tanggal. Kaso, kaso di ko alam paano kalasin yung bottom bracket ng tapered. Pero okay naman. Yung headset? Hey, very smooth, pre. Very smooth na. Basitan, guys. Cycling, pre. Kaya bumisita kayo sa akin kung gusto nyo magpa-overall. Iba yung cogs ko. Dinig na dinig ba yung chain? Sakin? Sakin? Hindi. Di man? Wala man? Hindi. Sa'yo din? Wala man din? So, mabilis na update lang. Yung kay kuya ko naman. Malinis pa rin naman. Bike wax after 22 kilometers. Super clean. May video ako muna. Oo. Sa wakas, na-drop na rin kita. Dati, sobrang lakas niya dati. Kaso, ngayon, nag-work na siya. Kaya, medyo bumaba na yung fitness niya. Dati na, hindi ako hirap ako tumutok sa kanya. Ngayon, na-drop ko na siya. Yay! Ano kasing race yung mga sinalihan mo na? Yan muna. Tri-factor, saka New Park, City Duaton. Oo. Oh. Nare. Ito nga ako, Fred. Lumit tayo na batak. Nagsusuka na pero saya pa rin eh. Walang kwentang kaibigan. Ay, buta nga nanilo ako. Ito na, tutulak ko na. Tulak ka na, tulak lang kita, sige. Pidana. Ay! Grabe, namumutla na siya. So na pa-rescue. Kanina puti na yung lips niya. Nagkakulay na siya ulit. Dano? Eee! Suka! Yikes! 43 yung max speed sa pader kanina. Tapos kata 40. Nara, first time ko magsuka. Basta yung magsaka talaga. Oo, pre. Ganda na, solid. Dalawang beses, pre. Tignan ako muna kung may nakatingin eh. Nung ano, nag-stop ka siguro. Na ano lahat. Umangat lahat, pre. Oo. Saya ng experience natin. First time for everything. Dana yung itsura ko. Yung alam mo yung ano, yung parang nabulag na flashbang. Oo. Namumuti ko ba ito? Ako nandidilim eh. Alam ko nandidilim yung mata. Ako nandidilim. Sabi ko, tiyaka. Hindi ako puko na ako. Patay na. Hindi ko mahabol yung ano ko. Yung hinga ko. O siya. Fucking back. Uy, gang ng bike ko. So guys, subscribe. Subscribe kay Tan kung gusto yung mabudol. Subscribe po kayo. Siya lang po bubudolin ko. Shit! Last 6 minutes, must be last.
naman pala mag-rubber the bow. Dapat sumali tayo na. Wala akong saya the prep. Pili ko mag-sosa in the middle of the race. Alay ko dyan. Hey, kapit natin yung online tent. Dito J. Dito ako pupuesto ha, para makita ko ha. Dito, kay sa likod, mamaya kay sa umarap. One lap, the other hand. 5, 4, 3, 2, 1, go! The game is not in. You have 30 minutes for this game. Drop it. How are you? Pero diretso wala mo pang ano, hila eh. Wala kang panghila. Wala kang panghila kang clits kasi eh. Dapat ang clits ka naman. Wala, I'll be wrap lang. Sayang, gusto ko sana sumali sa race eh. Kaso, second month ko pa lang. Hindi ko lang kung second or third month ko pa lang nagtitraining. Baka mag-donate lang ako ng 500. Tsaka yung category ko, madaming malalakas. Kaya for sure, baka ma-overlap lang ako. Kaya next time na lang kapag malakas na talaga ako. Pero sa kaya ng training muna. Kailangan ko na rin mag-endurance ride. Kulang ako sa endurance na ako mag-long ride. Yun na yung siguro yung next vlogs ko. After 55 kilometers, tingnan natin kamusta na yung bike wax. Grabe, sobrang linis pa rin, no? Tapos yung kay kuya ko naman, madumi na siya. Hindi na siya katulad na sa akin. Tapos sa chain pa lang niya, grabe na yung mga dumi. Grabe, sa daliri ko, ang dumi, oh. Compare natin sa akin. May dumi pa rin, pero let me explain later. Gusto ko lang sabihin na hindi full on review ito dahil marami akong hindi nasubukan. Katulad ng pag-ride habang umuulan at saka 100 km na long ride. So basically, this is a first impression video at hindi full on review. Pero, gagawa ako ng mga short video sa Facebook at YouTube Shorts na pwede nyong abangan para maibahagi ko ang experience ko sa isang long ride or umuulan na scenario. At ngayon, pag-usapan na natin ang mga first impressions ko sa paggamit ng Max Wax Lube na ito. Ipaghihiwalay ko sila by their pros and cons. Pag-usapan natin ngayon ng mga nagustuhan ko sa Max Wax Lube na ito. Una, malinis pa rin yung chain, hindi katulad ng sa oil-based lube, walang kumakapit na lupa sa chain. Di ka na rin magkakaroon ng chain ring tattoo kasi malinis lagi yung drivetrain mo. Okay, sa video may dumi pa rin kasi nakalimutan ko linisin yung small ring. My bad. Pangalawa, dahil nga malinis lagi yung drivetrain, wala nang sandpaper effect ang chain sa mga cogs at chainring. At nagre-resulta ito ng pagtagal ng lifespan ng iyong drivetrain. Pangatlo, hindi mo na rin siya kailangan i-degrease lagi kasi kailangan mo lang siyang punasan at i-apply ulit ang wax. So yun yung mga nagustuhan ko sa Max Wax na lube. Pag-usapan naman natin yung mga hindi ko nagustuhan sa paggamit ng Max Wax lube na ito. So baka narinig nyo na sa video na sinabi kong sobrang bagsik ng amoy pag ina-apply itong chain wax na to. Yun yung unang hindi ko nagustuhan sa chain wax na ito, sa brand na ito. Para siyang amoy pinturang Kyotex na acetone na masakit sa ilong. Pero kapag nagbabike ka na, wala ka nang naamoy. Pangalawa, yung price niya. Medyo nasa premium price siya ng mga bike wax lube. Sa halagang 190 pesos, mabibili mo tong 60ml na bottle, which is kinda konti. Considering may ibang brands na 120ml at makakasave ka pa ng 100 pesos. Pero kung okay lang naman ang extra price dahil Filipina made siya, you can go for it. Gusto ko lang din i-mention na sa buong research ko sa Max Wax na lube na ito, hindi ko napatunayan na Filipina made talaga siya. Sabi lang sa mga posts, Filipina made ito. Nakita ko rin sa mga Shopee na medyo sketchy yung mga nagbebenta. Like yung mga username nila, parang nakikita mo lang sa mga Chinese na seller. I'll be honest, medyo red flag tong Max Wax na to. Pero kung may makapagpatunay na Filipina made nga talaga siya, kasi nag-research ako, panay international yung Max Wax na brand. Gusto ko lang din pala sabihin na hindi ako sponsored ng Max Wax.
At lahat ng mga sinabi ko ngayon ay galing lamang sa akin. Re-recommend ko mambilihin nyo ito. Well, kung yung mga negatives na sinabi ko kanina ay wala naman kayo doon masyadong papansinin yung mga negatives, I do recommend buying this product. Kasi nga, maayos naman siya, gumagana naman siya, at tinutupad niya yung mga sinasabi niya sa mga pinapost nito. May sinasabi din na kapag wax ang lube mo, mas bumibilis ka. Unfortunately, wala akong power meter para matest talaga kung accurate yon, kung bibilis ka nga ba talaga sa paggamit ng wax lube. Imagine, baka naman! So, kung nagustuhan niyo yung video na ito, please like and subscribe para makagawa pa ako ng mga video content na katulad nito, at mas mapag ganda ko pa yung quality na ma-share ko sa inyo.